Hello everyone, this is Chris from Simply Techie, and again, welcome to our channel. At sa araw na to guys, ay meron akong isi-share sa inyo muli. So it's been a while na nakagawa tayo ng ganitong uri ng video about sa iCloud Bypass Activation. So makikita nyo ngayon sa harap ng ating camera na meron tayong iPad 2. This is iPad 2 na naka-activation lock. So makikita nyo naman siya. Yan, naka-activation lock. Nasa harap din tayo ng aking Mac OS. At ngayon ay gagawin natin is yung bagong purple sliver kung saan tatanggalin natin yung iCloud na naririto sa iPad 2 na to. So hindi lang natin siya i-bypass, tatanggalin natin siya totally, total removal. So sa process na to guys, hindi natin kailangan bumili ng application. So this is free. Hindi natin kailangan mag-register. This is free. At yung mga tools, ilalagay ko sa description lahat. At lahat naman yun is accessible. Sabihin, madali naman na siyang mahanap, madali mong makuha, madali mong mabili. So yun guys, before we start this video guys, paalala ko lang sa inyo, kung bago lang kayo sa channel na to, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko in the future. Ako nga pala si Simply Techie, patuloy na gumagawa ng mga videos na patungkol sa mga technology like kagaya nito, iCloud Bypass, and hindi lang doon nakafocus yung ating channel, marami pang iba. So without further ado, let's start this video after this intro. Okay, so ngayon guys, bago natin simulan ang video na to, yung ating pag-bypass, i-ready muna natin lahat ng mga files o mga tools na kailangan natin. Unang-una, kailangan natin ng Arduino setup. So, Arduino setup, ito ay composed ng Arduino, yan, nakikita nyo naman, Arduino Uno, at saka USB host shield dito sa ibabaw. So, if you don't know how to set this up, better watch my video right here. Lalagay ko dito sa, yan, yan, click nyo yan, tapos, panoorin nyo muna kung paano to gawin, saka nyo balikan tong video na to. So, I think, yung mga nanonood nito, mga nakapanood na ng mga una kong video, so, I believe, alam nyo na kung paano mag-setup nitong Arduino. Sumunod, kailangan natin syempre ng standard USB to 30-pin connector para sa ating iPad. So, makikita nyo, hawak ko ngayon yung 30-pin connector para sa iPad 2. Pero iPad 1, 2, 3, ito ang gagamitin natin. Last but not the least, kailangan natin itong tool na to. So, kailangan natin itong DCSD Alex, ang tatak niya, yan, Alex, nakikita niyo may tatlong ilaw, 30 pins, at USB na may tatak na Magico. So, I bought it from Lazada for only 1,000 pesos. And, nung binili ko siya, sale pa siya nun, kaya medyo mapamura pa tayo, pero sulit naman siya pag nakabili kayo. Mababawi niyo naman din yun, guys. So, hindi ako nagbebenta nito, guys. Papakita ko sa inyo kung saan ito nabibili. Marami akong tinatanungan nito, yung mga nagmagawa din ng mga ganitong video. Wala kasi sa link description nila, tayo din naman nalibigay kung saan nila ito nabibili. It's okay lang. Basta sa akin, hindi mahalaga kung bibili, hindi ako nagbibenta, ang mahalaga sa akin. Mag-like kayo, mag-subscribe kayo, sapat na yan. So, yun, kailangan ninyo ng DCSD cable. So guys, yung tatlong ito, pag wala kayo nito, huwag nyo na ituloy yung bypass na to. Kasi hindi nyo ito makakomplete pag mayroong isang kulang. So, pagkatapos natin, i-ready yung mga kailangan natin. Ang susunod naman natin gagawin is pumunta sa ating Mac OS. Sa ating Mac OS, I hope nakikita ninyo sa screen natin. No? Hindi ko na screen record kasi nag-unlock yung screen record nitong Mac. So, punta lang kayo sa Safari. Pag nasa Safari na kayo, yan, para makita nyo. Search nyo lang yung website ni Apple Tech 752. Yan, search nyo lang. Apple Tech 752. Hit enter. And then, mapupunta kayo sa website na to na merong green team. Ito yung website kung ni Apple Tech sa YouTube. Dito nakalagay lahat ng mga files na kailangan natin. Punta kayo sa downloads. Punta kayo sa downloads tab. And then, hanapin ninyo yung purple sliver. So, makikita nyo halos pang-apat to.
O pangatlo, dito sa mula sa taas, Purple Sliver, macOS, Purple Mode, iCloud Unlocking. And hanapin nyo yung version 1.0 Grand Release. Click nyo lang yan. And once na maklik nyo yan, mapupunta yan dito sa ating Downloads folder. Yan. And since na-download ko na siya kanina, hindi ko na siya da-download ulit. Sunod dating i-download, guys, is itong yan, browse kayo pababa. Sabay-sabay na natin yung pag-download at pag-install. Hanapin nyo yung Magic CFG. So, ito yung Magic CFG. Sana nababasa nyo sa video. And then, punta kayo sa downloads. Click nyo lang yung downloads. Magre-redirect yan ngayon sa website ng Magic CFG. Just wait for a few seconds. And then, after that, scroll nyo pababa. Punta kayo sa download our new version. New year version now. Click nyo lang yan and then magre-redirect uli yan sa panibagong site which is the Mega. Yan. Click nyo muna, sorry, click nyo muna pala yung download global. Yan. Mapupunta yan dito sa Mega site. Yan. Storage site. So, paglabas dito, click nyo lang yung download as usual. Pagkatapos nyo ma-download yan, pupunta yan dito sa downloads ninyo. So, makikita nyo nandito na yung Purple Sliver. Saka yung Magic CFG. Yan, sana aanilag sa video, no? Sundan nyo lang, pakinggan nyo sinasabi ko, Tagalog na Tagalog naman to. Okay, advantage to ng mga Tagalog. And then, pag na-download na natin pareho, so, install na natin pareho. Double click nyo lang yung Purple Sliver, DMG file, skip nyo na yung verification. Yan, makikita nyo yung Purple Sliver. Ay, sorry, hindi na pala nakikita. Yan, Purple Sliver. Punta lang kayo sa Finder. Yan. And then, bubukas kayo ng New Finder window. Applications. Yan. And then, drag and drop nyo lang yung Purple Sliver. So, makikita nyo, nakalagay dito is replace kasi nga na-install ko na po yan kanina. So kung hindi nyo pa na-install yan, automatic yan, madadrag nyo yan dyan. I-click ko lang yung replace para lang for the sake of this video ulitin natin. So after natin mapunta sa may lagay sa application, close na natin to. Nandito tayo sa application. Nasa application ka na, hanapin mo yung Purple Sliver. Ito, right click and show package contents. So pag nabuksan nyo na to, double click nyo yung contents. Hanapin nyo yung resources folder. Ito, resources folder. Set aside lang natin yan. And then ngayon, mag-open tayo ng terminal window. Yan. Terminal window. Sa terminal window, tatype nyo lang yung sudo space chmod space dash capital R space 755 space. And drag and drop nyo yung resources folder dito sa terminal. And then, hit nyo lang enter. Mag-ask yan ng password. Type nyo lang yung password ng inyong PC or Mac. Okay. Hindi yan nalabas dito, pero pumasok yan. Hit nyo lang enter pagka-type nyo. So, dapat magiging ganito yung tsura nyan. Yan, nilapit ko ng konti para mas makita nyo, no? Dapat ganyan na magiging itsura nyan, guys. Okay. So, after natin ma-set up yung ating Purple Sliver, exit nyo na lahat yan. Punta naman tayo ngayon sa ating install naman natin yung ating Magic CFG. Actually, pwede pa tong mamaya pa pero gawin na natin ngayon para isahan na lang. Yan, pagka-open yan, makikita nyo rito yung Magic CFG. Dragin nyo lang dito sa program shortcut. Yan, drag nyo lang. So, click ko lang yung replace kasi nga na-install ko na din yung kanina. Inuulit ko lang guys kasi nga para sa video na to. Actually, nag-video na ako kanina. Tapos na yon talaga. Di lang na-save. Sobrang nakakainis talaga. Pero okay lang, ganun talaga eh. So ngayon, na-install na, lagay na natin. Click nyo lang yung program, double click nyo. Yan, papasok tayo ngayon sa applications. And then, hanapin natin ngayon yung Magic CFG. Magic CFG. Ito.
And then right click nyo lang and then open. Tingnan natin kung mag-open siya. Pwede nyo nang i-X yung iba. Yan, verifying. Makikita nyo, may lalabas dito na yung parang error na to. Open nyo lang siya. May lalabas na disclaimer. Continue nyo lang. At yan, bumubukas yung ating application. Mamaya pa natin itong gagamitin. Kaya, sentabi muna natin yan. Pwede nating i-X muna yan. Saka na natin buksan. Next thing to do is to prepare our device. So, let's go on preparing our device. Okay, so ngayon ire-ready na natin ang ating device. So, para ipakita sa inyo, again, andito yung ating iPad 2 na naka-activation lock. In case na hindi nyo alam, may dalawang uri ng iPad 2, guys. Yung iPad 2 na normal, sa kay iPad 2 na isa. To set this iPad 2, kailangan natin gawin ay kuhain yung ating Arduino. And yung ating standard USB 30-pin charger connector para dito. Boot muna, salpak natin yung ating USB. Pagkasalpak, okay guys, pagka saksak lang natin sa Mac natin. Yan. Pabasahin siya ng Mac. And then, hold power saka home button, sabay. Tayin yung mag-dim o mamatay. Pag namatay, bitaw. Ayan. Pag namatay, bilang lang kayo mga 2 seconds, tas bitaw yung power button. And hold nyo pa rin yung home button. So, pag lumabas sa iTunes na this iTunes has detected this iPad in recovery mode, okay nyo lang yun. And ignore nyo lang siya. Then, kukuhain natin yung ating Arduino. Pero bago natin gawin yun, open muna natin yung ating purple sliver. Ayan. Purple sliver. Open lang natin siya. So, kung nasa application siya, punta lang kayo dito sa finder and then application. Right click and then open. So, ayan. Ito na yung ating purple sliver. So, nakikita nyo sa screen ngayon yung ating purple sliver. Since iPad 2 ang ating gagawin. Anyway guys, ang purple sliver nga pala is supported ng iPad mini 1, iPad 2, iPad 3, and iPad 4 na Wi-Fi only. Hindi pa niya supported ang mga naka-SIM. Yan. Okay, so click natin yung iPad 2. So nakalagay dito, select an iPad model. So dito, hindi natin, kung alam ninyo kung ano yung iPad model ng iPad na gagamitin ninyo o iba bypass, okay yun. iPad 2 for a regular iPad. So, pwede natin i-check yung model. Pero this time, click muna natin yung regular iPad and then click natin yung CPID. So, makikita ninyo guys na ang CPID nito is 8942. Yan, define checkmate 85. Kailangan yung ating Arduino, syempre, ay naka-checkmate naka 8942. Open natin yung Arduino sketch. Yan, pwede nyo direct nang i-open gamit yung checkmate. Buksan nyo yung checkmate folder. Tapos ito. So, gaya nga sabi ko sa inyo, hindi na to stranger sa inyo kung alam nyo na mag-setup ng Arduino. Basic na lang sa inyo tong Arduino. So, check nyo kung ano yung define dito, A5_8942. So, saktong-sakto sa kailangan natin. Saktong-sakto sa kanya. Kung 8940, babaguhin lang natin to. 8940, ire-re-upload lang natin dito sa ating Arduino. For example, kunwari 8940 yung nandyan. Yan. Eh, kailangan natin 8942. Baguhin lang natin yung 2. 2. Ah, sorry. 2. And then, after that, yan, bunutin muna natin to. Salpak nyo yung Arduino sa PC. Iilaw yan. Tapos magbiblink yung orange. Yan. Lagyan natin yun dyan. And then, punta kayo dito sa tools. Hindi nyo makita sa taas kasi nasa taas yung ano. And then, check ninyo yung dito sa taas. Check ninyo yung board. Check ninyo yung port. Yan. Kailangan naka-check yung USB modem Arduino Uno. Okay.
And then click nyo lang tong arrow na to, upload. So dapat mag-upload yan ng walang problema. So may kita nyo lalabas dyan uploading, at lalabas dyan done uploading once natapos nang i-upload sa Arduino yung ating exploit. Pwede na natin i-ex tong Arduino. Ayan, checkmate sketch. At ito yung ating pwede natin bunutin to. Next thing to do is isasalpak natin ngayon sa shield itong ating iPad. Yan, kita nyo naman, kitang-kita naman sa camera yung mga ginagawa ko. Pwedeng-pwede nyo sundan kahit hindi nyo, sa mga hindi maintindihan yung language na to. Kahit sundan nyo lang yung ginagawa ko, eh, pwede na. Tapos, salpak natin to dito sa PC o sa Mac. May kita nyo yung 3 blinks red, and then hintayin nyo mag-steady light. Yan, magti-3 blink yan. 1, 2, 3, tapos magi-steady light sya, yan. Steady. Medyo hindi makita kasi maliwanag. Yan. Kita nyo. Steady light. Tayo nyo mga 5 seconds na nakaganyan. Then after 5 seconds, bunutin nyo na siya. And bunutin nyo na rin itong iPad sa Arduino. Tatabi na natin yung Arduino. This time, babalik natin itong iPad sa Mac. Salpak ulit. So may kita nyo, babasahin ulit ito ng ating makulit na iTunes. Okay nyo lang siya. Never mind nyo lang yung iTunes, lagi nyo lang siyang exit. And this time, punta na tayo sa ating purple sliver. Click nyo lang yung load IBSS. Yun. So, makikita nyo, IBSS sent successfully. Minsan nagpi-fail yan. Pag nag-fail yan, ang gagawin nyo lang, ulit na lang yung process. Reboot. Pasok ulit sa checkmate A5. Sa phone DFU mode pala, sorry. And then, yun. Gabi na kasi, antok na yata ako. Click nyo lang yung OK. And then, click nyo itong load IBEC. So, wait nyo lang. Lalabas din yan na message. Yun, nakalagay dito. Disconnect your device. Wait for 5 seconds. Tanggalin natin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Balik natin. After 5 seconds, balik natin. And then, click natin yung OK. So, nakita nyo, ewan ko kung napansin ninyo, na yun, medyo nag-ilaw yung ating iPad. Medyo dim. Now, click natin yung Go Purple. Ayan, Go Purple. Actually, guys, uso purple ngayon, no? Yun, nakalagay dyan, purple mode activated. In about 5 seconds, you should see a purple screen on your device. Switch to your DC SD cable and use Magic CFG to reprogram the serial thanks to GS Master. Okay, so as you can see guys, we are now in purple mode. And maganda tong purple mode na to. Ang galing, di ba? So this time, ang habi dyan, kailangan natin yung ating DC SD cable. Yan. So ano ba yung tsura ng DC SD cable? Ito siya guys. Para lang din siyang 30-pin normal connector, pero meron siyang box. Yan. Meron siyang box. Cute, di ba? So, ito ay very famous sa mga technician. Lalo na sa mga tagal ng mga technician. Pero sa atin, na mga enthusiast lang, yan, bago sa atin to. So, ang gagawin natin sunod is bubunutin na natin tong ating iPad. Tanggalin na natin yung regular na cable at tatapon na natin. Nibiro lang, tatabi na natin. Okay, naitabi na natin yung ating regular 30-pin at dito na tayo sa ating special DC-SD cable. Yan. Pwede na natin din i-exit tong ating purple sliver or minimize natin. Yan. Next thing to do is isasalpak natin tong DC-SD cable gaya ng inyong nakikita sa aking mga kamay ngayon. Unahin natin tong USB sa Mac. Yan. So, makikita nyo, iilaw itong tatlong ilaw dito na nakamark na pass BC saka fail. Green, yellow, red. And then, sasalpak natin to ngayon dito sa ating iPad. O nga pala guys, medyo mahirap talaga siya isalpak. Huwag kayong mag-alala. Talagang ganun lang siya. Hindi siya katulad ng regular na madali lang siyang isuksok. Ito medyo masikip.
pero that's normal. Next thing to do is open our Magic CFG. Punta tayo sa Finder natin. Punta tayo sa Applications. And then hanapin natin yung Magic CFG. Nasaan ka na ba? Yun. Right click nyo lang and open nyo siya. So gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Disclaimer lang. Continue. And then pwede kayo mag-donate kung gusto nyo Bitcoin, Monero. Then nyo lang lumabas tong continue. Click nyo lang. And then, tadaan, we are now in Magic CFG interface. Yun, so, nilapit ko kasi dito naman tayo magpo-focus ngayon, di naman sa iPad. Kasi wala namang magiging reaction yung iPad during the process. Actually, wala siyang magiging reaction. Mahalaga lang naka-plug-in siya gamit ang DCSD cable. So, dito sa Magic CFG, punta kayo dito sa select port. May kita nyo tong arrow na to. Click nyo lang yan. And yung refresh. And then, pagkatapos nyo i-click, click nyo naman itong nasa tabi niya ito. Yan. And hanapin nyo itong USB serial. Hindi itong Bluetooth, hindi serial 1, USB serial. And then, yung depende kasi kung ano yan eh. Kung ano yung serial ng USB nyo. Check nyo yan. Yan. And then, click nyo yung connect. Yon. So, lalabas dito yung mga option na read. CFG, backup. CFG or restore backup file. What we are going to press right now is read CFG. So after clicking read CFG, lalabas ngayon itong mga wordings na to. Huwag nyo naintindihin yung mga sinabi dyan, yung mga error or something. Ang mahalaga mahanap ninyo yung serial number. So this is the serial number. Yan na, nakalagay naman yung serial. 12 digits yan. Make sure 12 digits yan. Copy nyo lang siya as normal. Right click, highlight, right click, tapos copy. So, pag na-copy nyo na, punta kayo ngayon sa Safari. And balik tayo sa website ni AppleTech 752. Kung nandito na tayo, punta kayo sa Downloads. And then, scroll down nyo lang pababa hanggang makarating kayo sa Free IMEI Checker. And then, click nyo yung Check Now. Sa process na to guys, maghahanap tayo ng serial number na walang iCloud. Naka-off ang iCloud. Paste natin dito yung kinopy nating serial. Yan. And click nyo lang yung magnifying glass. And then, sundin nyo lang yung mga nakikita nyo. So, may kita nyo yung ating serial is naka find my iPad on. So, what we are going to find or to look in this IMEI checker is yung naka-off yung find my iPad. So, okay. X na natin yan. And then, check more tayo. Paste ulit natin yung ating serial number. Yung panglimang digit, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Itong F. Ang gagawin natin ngayon dito ay papalitan natin siya ng ibang letter. So, dahil siya ay F, gawin natin G. Try natin G. Yan. And then, search ulit tayo. Hopefully, makahanap agad tayo ng so may kita nyo din sa pinalit natin G naka on pa rin. So ulitin lang natin, check more ulit tayo, paste natin ulit kanina G, H naman ang ipapalit natin. Ayan, H. So, sa process na to guys, pwede kayong mabilis dito kung makakahanap kayo agad. Pwede rin namang matagal. So, yun guys. So, nakuha agad tayo. Find my iPad off. Yun. So, this is it. Mag-stick na tayo dito sa ating serial. Copy nyo yung serial number. And then, right-click nyo lang. Copy. Yan. Nasa atin na ngayon ang ating serial number. Minimize nyo na to. Ating IMEI checker. Balik tayo sa ating Magic CFG. So, once nandito na tayo, balik tayo dito sa Magic CFG. Pupunta tayo ngayon dito sa ating manual command. Click nyo lang yung manual command, itong box na to. At sundan nyo lang ita-type ko, guys. Type nyo yung SN, space, paste nyo ngayon yung kinopy nating serial number. Yan. And then, ganyan dapat magiging itsura nyo na, ganyan dapat. Click nyo lang yung go. So, may kita nyo dito yung finish. Yan, finish. And then,
Okay na yon, napalitan na natin ng serial ngayon yung iPad. Pero makikita nyo yung iPad, wala siyang reaction. Ganun pa rin siya, nasa purple pa rin siya. Susunod natin gagawin is i-confirm natin kung talaga bang na-write yung serial number. So, sundan nyo yung tatype ko, ha. S-Y-S-C-F-G space print space capital S small r capital N small m. Yan. And then, hit mo yung go. So, makikita ninyo, napalitan na natin, serial DYT-DH, diba? Dapat DYT-JF yan, naging JH na siya ngayon. So, that's it. Okay na yung ating pagpapalit ng serial number. Pwede na natin i-X tong Magic CFG. Napaka-useful ng tool na to. Wala tayong binayaran, wala tayong register. All free. Kita nyo naman, all free tayo dyan. And then, punta na tayo ngayon sa ating iPad. So, ang susunod natin gagawin guys sa iPad is i-re-restore natin siya sa Windows. So, bago natin gawin yon, bunutin na natin tong ating malupit na cable, ang DCSD cable. Yan. Pagkabunot. Ingatan nyo guys, pagbubunutin ninyo huwag yung hawakan dito. Mali. Dito nyo hawakan, syempre. Okay, tabi na natin yung DCSD cable. Hindi na natin to kailangan. Babalik na tayo sa ating regular na cable. And magbuboot na tayo ngayon sa ating Windows. Since naka-dual boot ako, restart ko lang tong akin Mac, ay pwede na ako magpalit ng Windows. Ganun siya ka-handy. Okay. Sa Windows, open lang natin yung ating 3U Tools. Yan. 3U Tools. Punta tayo ngayon sa ating iPad. Salpak natin yung ating, and then salpak natin sa PC. Magbuboot tayo ngayon sa recovery o kaya sa DFU mode. Kahit saan sa dalawa. Mas prepare ko ang DFU. Yun. Nakita nyo, binasa na ng PC. iDevice connected in DFU mode. Next thing to do is click nyo itong Go Flash. And then dito makikita ninyo yung available firmware latest para dito sa iPad 2 na iOS 9.3.5. Yes, hanggang 9.3.5 na lang talaga yan. Wala na tayong magagawa dyan. So, sa baba, click nyo yung Quick Flash Mode. Huwag yung Retain. Quick Flash Mode. And huwag din yung Anti-Recovery. Matagal yan. And then, click nyo lang yung Flash. Yan. And then, Flash. So, this process may take a while. Itayin lang natin na matapos. Okay guys, so tapos na yung ating pagpa-flash. So, makikita nyo ngayon, congratulations, clean flash. Pwede na natin ngayon i-okay to. At pwede na natin i-exit ngayon ang ating 3U Tools. Yan, exit na natin ang ating 3U Tools. And focus na tayo ngayon sa ating iPad. Yan, hintayin lang natin siya mag-loading, bumukas. Okay guys, so ngayon ay makikita nyo na bumukas na yung ating iPad. Binasa na rin siya ng ating 3U Tools. So sa 3U Tools na kalagay, activated, yan, no, and jailbroken, no, ayan. And ngayon, activate na natin ngayon yung device. Pwede na natin bunutin sa ating Mac or sa Windows pala, sorry. And then i-activate na natin yung ating device. Welcome to iPad, get started. So guys, that's it kung paano natin gagawin yung tinatawag nating purple sliver iCloud removal using our DCSD cable and purple sliver and Magic CFG using Mac. Papaalala ko lang uli guys, hindi ito nag-work sa Windows. Ang Windows is for the purpose of restoring lang sa sa 3U Tools. Must prepare a Mac dahil
nandun lahat talaga yung ano ng bypass. Una, hindi ka masyadong gagastos. Kasi sa Windows, may mga available din tayo ngayong tools. Kaya lang, kailangan mong bilhin. Kailangan mong bumili ng registration, serial, or something like that. At kasama dun, binibenta nila yung mga cable, mga et cetera, ganun. Pwede rin yung supportahan kung talagang gusto ninyo ng ganun. Pero ito, libre to guys. Nakita nyo na wala tayong binayaran, wala tayong mga software na ni-register, basta ni-download lang natin, ginamit natin. And that is all for free. So kung nagustuhan yung video na to, don't forget to like and subscribe. Pa-share naman guys ng video na to sa inyong Facebook. Diba? Huwag yung solohin. Kung baga nakuha nyo yung knowledge, share nyo naman sa mga iba para mapanood din nila. Facebook groups or Facebook sa Instagram ninyo. Favor na lang din, diba? So, kung gusto nyo yung ganitong content, huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na na-upload ko. And I'll see you guys soon on my next videos. Thanks for watching. God bless. Bye-bye. Peace out.